Hello mga Brad, magandang tanghali. Ang gagawin natin ngayon ay isang generator na Honda. Ito ay hard start at saka palyad. Ngayon ang gagamitin lang natin dito, mag-adjust tayo ng OHP overhead bulb. Itong 14G tsaka filler gauge. And pati itong mga spark plug, tanggal din yan para madaling i-adjust. Magsiset tayo ng ano, para malaman nyo kung paano pag align ng TDC yung top dead center nito. Natin itong spark plug para madaling pilitin mo kasi mahirap. Mahirap ito kasi pag naka-close na at yan, mahirap yan. Ngayon, bago natin bunutin ito, itong gasolina, tatapon ito eh, no? So, itong ano sa choke, ito sa choke ng carburetor, uugutin natin ito, iugut lang, iugut lang ito. And then, uugutin natin itong gasolina, para hindi tumulo, itong dulo na ito, tatrip natin dito. Yan. Ano siya pala? Pwede mo na sa taas yan. Hindi natutulo yan. Lahat pong gasolina. Ito naman, dunutin na natin ito. Mamaya isasabay na nga din pala natin yung paglilinis ng carburetor. Kasi pag gumagawa laging automatic carburetor kagad. Tsaka yung dalawa magka-partner ito eh. Pag hindi mo nilinis ito, sayang ang trabaho mo kasi madali naman linisin yan eh. Isang buga lang yan tsaka sundot. Wala namang special tools yan, hangin lang. Ano dito? Ayan, may gasolina pa. Ako pag nag-align, tinitignan ko yung magnetic coil at saka yung magnet. Pag tinignan mo, naka-align na kagad yung dead center niya, yung TDC. So, kukunin mo na kagad yun. Yun ang pinaka synchronize mo sa pag nakasarado yung ano. So, harap natin to. Awe! Balik! Kita ba? Balik dyan. Pagkakitin natin ang 14 at saka git. 14 git. Ay, malawag na. Ah.
Ang sinisilip ko dito yung piston, kailangan nasa top na siya, yung pinakadulo niya. May babaw na siya. Ito ang lalaban mo, up and down, bababa, tataas. Yan. Tumataas siya, bumababa. Same time, malalaman mo kung sumasarado yung valve. Ito na, yung pinaka-synchronize niya, yung ano. So, ito na, sarado na siya. Ngayon, parehong matigas. I-align natin siya ngayon. Ang pag-align na ito, titignan niyo muna, no? Kasi ito, konting, ano, konting share sa alaman. Ito, pag sumaratong, ang palatandaan nga pala dito, yung exhaust valve, nasa tabi ng, ano, ng pambutyo. Itong intake, nasa pag-rator. Ngayon, pag-align nito, sa pagsumarato, ito, bababa, tataas. Pag tumaas to, ito naman pagbaba na itong intake valve. Teka, pag ganitong one way lang, kung paano nyo hiatak, ganun nyo rin ang ano. So, ito. Pagtaas na ito, sarado na siya. Ito naman ang bababa. Ibig sabihin, naka-close na ito. Siya naman bababa itong intake. Bababa siya para kumuha ng hangin. Manggagalahangin. Manggagaling dito, no? Sa carburetor. Pagkakuha ng hangin yan, tataas ulit. Sasarado na siya. At the same time, yung hangin niya, kasama na yung mga yung gasoline fumes na yan. Pag both na sarado na ito, di nakasynchronize na ito, matatapad siya dito. Putok na yung ano niyan, mag-i-ignite na yung spark plug. Sabay, boom! Yun na. Ganyan-ganyan na yan. Laging play na yan. Yun lang. Sarado, bababa muna ito. Alam mo na ito, pag sara na ito, siyang baba na ito. Pag bumaba ang intake, ibig sabihin, nag-o-open ang hangin, papasok siya. Pag sumara siya, wala na siyang pupuntahan. Pag tama na itong igniter na ito, tsaka yung magnet, magpapunction yung spark plug. Doon na ang ano niya. Doon na magbibigay ng combustion. Yung combustion niya, combustion setting ito, pag lahat sarado. Okay, i-align natin. Ito, tsagaan lang naman to. Ang setting ko dito, laging ang exhaust ko, 0.2. Okay, yung iba na gamayan lang kung anong ano niya, pero ako mas maganda ang 0.2 setting ko eh. Yan. So, matigas siya. Yung sinasabi ko, kung sarado na itong dalawa na ito, kailangan nakasynchronize siya dito sa ano, okay. Itong magnet na ito, ito yung ano niya, magnet. Kailangan nakatapat din siya dito. Pag hindi nakatapat ito, nag-align kayo ng bara-bara o tsamba-tsamba, mag-attack nyo. Ahatakin din kayo niyan. Kasi magkakaroon lang siya ng hatak pero hindi ano niya, hindi siya puputok kasi huli na eh, kung baga ano, salis eh. Kaya hatak lang ng hatak niya, kahit malaki katawan mo dyan, masisira ulo mo dyan. So ito, okay na, nakaset na siya, nakasarado na itong dalawa. Yan na, naka ano na, ang TDC niya. Lain na lang. Sarado, bukas, sarado, bukas. Ito kasi walang ano eh. Walang malugaran, masyadong mataba. Ito lang tayo. Konti-konti lang. Wow, layo.
bagong ano. Yun. Sobra, dapat ganyan lang siya para swabe. Hindi ako sa... Yun. At sa 0.15 na pala tayo. Ingatan nyo lang gumalaw to kasi ang hirap mag-alay ng ano eh. Konti yung sikip nyo eh. Okay. 1-0. Babasag. Ito ang lagi nagbabara. So, ibutin natin ito. Ting angin. Ito. Ayos. Yan lang, panlilinis. Konting, ano. So, pag nagkakabit ako nito, itong drain laging nasa labas. Kasi para pag nalunod, hindi na dito sa loob. Lagi nasa labas. Kaya puposisyon ito dito o yung iba dito sa harapan. Pero mas dito, mas wala nang tatamaan. Siyempre na, balik na lang uli lahat. So bago nyo iturnilyo, ikabit na muna ito. So unahin natong gasolina para mayroon pag nakaforma na eh.
Ganun lang, linis, carburetor, align, ano to, adjustment. Okay na, makuha yung adjustment ng valve, saka linis na ito, hindi kayo mamumroblema.